What is up everyone? Welcome or welcome back to my channel. So in this video, I will be sharing with you my whole immigration timeline. Madami-dami na sa inyo yung nagtatanong na kailan yung priority date ko, gaano katagal bago ako na-interview, kailan yung DQ. Ayun nga, I've been sick this past few days, so I decided to take this time para balikan yung emails ko simula sa pinaka-umpisa when I first started communicating with my employer. Excuse my voice muna kung medyo kakaiba siya ngayon kasi nga, ayun nga, I've been sick and hindi pa ako totally magaling. Pero gusto ko lang i-maximize tong time na nasa bahay ako at hindi ako pwedeng pumasok ng work. But anyway, again, I have my notebook here. So sinulat ko lahat nung nabalikan kong emails. If ever meron akong na-miss na step or information, comment down below. Try kong hanapin. Pero ito yung mga nahanap ko from my emails. Okay, so first up, my visa category is EB3/EW. I think not a lot of people know about EW. EW is a subcategory of EB3. So dun pumapasok or dun nagfo-fall yung mga unskilled workers. So, huwag kayo masyado ma-discourage dun sa word na unskilled. It basically means na you have less than 2 years experience. Yun lang yung term na ginamit nila if you look at the website. Pero not necessarily ibig sabihin na you as a person is unskilled. So, dito sa EW, dun papasok yung mga nurses na wala pang experience or yung nurses like me na hindi pa nag-NCLEX. So, EW pala is not just for nurses. Marami pang ibang work na pwede mag-fall under EW. But anyway, that's for a different video. Comment down below kung gusto nyong pag-usapan natin yung about sa EW category. Kasi feeling ko talaga na not a lot of people know about it. Every time na tinatanong ako kung anong visa type ko before, tapos sinabi ko na EW, as in, lahat sila, anong category yun, ganun. So, mas madali na sabihin na we are under EB3. Kasi technically, EB3 pa rin naman. Subcategory lang siya ng EB3, ganun. Okay, so first up, July 2018, kausap ko na yung employer ko. And then, that is also the month that I am first in contact with my attorney. Few things that you need to know, direct hire ako. So, yung employer directly yung kausap ko. And then, yung employer din yung nag-petition sa akin. So, hindi ako under family petition or hindi kami nag-go through under an agency. So, directly na yung employer yung kausap ko and then sila yung nagbigay nung attorney na who will help with all our immigration process. On the same month, July 2018, the attorney required me to send the following documents, yung resume, TOR, diploma, COE, and kay next is August 2018. That is when we first started the application for US DOLE. August then, the employer sent me a few documents that I need to sign. Sign physically, hindi pwedeng electronically. So I need to print them out, sign them, and then send them back the hard copy through US Postal. Okay, so next is after ng August 2018, is March 2019 na. So that is 7 months after ko pinasa yung mga documents. So that is when we submitted the labor certification. So March 2019, yun din yung priority date ko. So medyo matagal nun kung napansin nyo from August 2018, ang naging next update ko na is March 2019. I'm not sure din kung bakit ganun katagal, pero I think ang sa pagkakatanda ko na sinabi nung attorney ko nun, pinakamatagal daw talaga na processing yung sa US dole. So once na ma-approve na yun, tuloy-tuloy na yung buong process. So yun yung pinakamatagal. It's around parang 7 months na waiting period for us yun. So ayun nga, March 2019, yun na yung naging priority date ko and then nag-move on na kami sa labor certification. After March, June 2019, na-approve na yung labor certification namin. And then, that is the time where we are now preparing my immigrant petition to be submitted sa USCIS na. Okay, so July 2019, my attorney requested for hard copy of some documents, including doon yung COE ko from my latest employer na related sa nursing or caregiving. And then, October 2019, we received the cover letter. So, nandun yung lahat ng listahan ng documents na kailangan ko namang isubmit for NBC.
mga documents na binabangkit ko, lahat yon hard copy yung pinapadala ko. So, kailangan ko silang ipadala through FedEx, yung ginamit namin nun FedEx, para physical na documents yung hawak nila sa US, hindi electronic. Hindi ko sila in-upload sa SEIAC or anything. Physical documents yung pinadala ko. Okay, and the next is November 2019. That's when I filled out the DS-260 na. So, after nun, December 2019, my papers are finally at NVC na kagad. So, 1 month lang. Next is January 2020. We are now finally DQ or documentarily qualified. At this point, we are just waiting for the interview schedule. So, if you look at my yung haba ng processing ko from the time that I started, which is July 2018, up until January 2020. For some, siguro inisip nila, matagal na yun kasi 1.5 years yung buong processing. Pero for me, nung time na yun, hindi ko nararamdaman na ganun siya katagal. Feeling ko nga ambilis eh. So okay na sa akin yung 1.5 years na processing up until na DQ. Kaso, ayun nga, January 2020, naghihintay na lang sana kami ng interview. Kaso nung March 2020, we started the lockdown. So, simula nung nag-lockdown ng March 2020, syempre stop lahat ng operations. I know na for the nurses and for other healthcare professions, hindi nag-stop yung employment or yung processing nila sa US Embassy. Pero yun, for us, sa EW, nag-stop din siya during COVID season. From March 2020 until March 2021, wala kaming na-receive na kahit anong update or communication from NVC or US Embassy with regards to our interview. So, yung buong 1 year na yon, walang information at all. After nun, March 2021, dun ako nag-start maka-receive ng 60-day email from NVC. So, if you are waiting for your interview schedule, I'm sure na you are aware kung ano yung sinasabi kong email. So, it basically says na your immigration papers have been documentarily qualified since ganitong date and we are just waiting for the interview schedule. Ganon. Basta yun lang. 60 days. So, kaya ako sinasabing 60 days kasi nakalagay doon na within 60 days, it's either you will get your interview or they will give you another update. So, ayun. March 2021, nag-start yun. Up until June 2023. So, 2 years halos akong nakaka-receive nung email na 60 days, we will update you within 60 days. Halos 2 years ganun na paulit-ulit. June 2023, dun ako nakareceive ng email na medyo kakaiba. It says that NVC has sent my immigrant case sa US Embassy na and that my case has been expedited. So, mind you, simula nung March 2021 up until January or June 2023, every now and then, nagre-request ako, nag-i-email ako, nagre-reach out ako sa US Embassy, and sa NBC para ma-expedite yung processing ng papers ko. Pero ayun, pare-pareho lang silang sinasabi na cannot be expedited, ganun-ganun, or yung same na 60-day email lang din yung isa-send nila sa akin na please wait 60 days for an update or para dun sa interview schedule, ganun. Actually, medyo umay na nga eh. Isipin mo, 2 years akong nakaka-receive ng email na paulit-ulit lang nila sinasabi na 60 days, ganun. So, ayun, kaya nung na-receive ko yung email nung June 2023 na na-expedite niyong case ko, nung una nga ayoko pang basahin yung email kasi nga iniisip ko 60-day email na naman yon. Pero ayun, inopen ko na rin siya. Tapos, ayun, nakalagay na nga doon na expedited na and my immigrant case have been forwarded na sa US Embassy. Ito na yung exciting part. July 2023, nakareceive na kami ng email na we are now ready to schedule your interview. So, nung nareceive ko tong email na to, at that point, hindi na sila yung nagbibigay ng date for your interview. You have to schedule the interview through CGI portal na. So, ayun, ang ginawa ko is I scheduled our interview first. So, tinignan ko muna yung, syempre, yung earliest date available for the interview. And then, tsaka ako nag-schedule ng medical.
So, iniisip niyo siguro na bakit mo inunang ischedule yung interview eh dapat mauuna yung medical. So, ako kasi gusto kong mag-alat ng time or ng at least mag-alat ng time para yung hindi naman masyadong close yung medical ko sa interview date. Yung iba kasi parang ang ginagawa nila, 1 week lang yung pagitan ng interview and ng medical nila. So pag ganun, kasi medyo nagpapanik ako na baka hindi pa mapadala ng SLEC yung papers namin, yung medical results namin sa embassy before our interview, ganun. So kung manonood kayo ng iba't ibang vlogs about immigration, malaki yung, marami nagsasuggest na you should schedule your medical at least 2 weeks before your interview para meron yung time yung SLEC na ipadala yung results mo sa embassy. And just in case na meron nga mangyari din or wag naman saan na may negative results yung SLEC mo, at least meron ka pang time para magawa ng paraan yon or makapag-prepare ng kung ano man yung kailangan. So, ayun. So, ako, pinili ko munang tignan kung ano yung available na interview schedule. Tapos, nung nakita ko na kung kailan yung available interview schedule, tsaka ako kumuha ng medical schedule. So, after nun, August 2023, yun yung in-schedule ko na medical namin sa SLEC. So, that's like a month after ko ma-receive yung congratulatory email from NBC na I am ready to schedule nga for an interview. So, 1 month. And then, September 2023, that is our US Embassy schedule na. As you can see, medyo malaki yung time or yung spacing na ginawa ko. Kasi nga ayokong mangarag. So just in case na meron mangyari and meron pa kami kailangan asikasuhin pala, at least I have the time. So after 1 month, nung na-receive namin yung letter, that is our medical sa SLEC. And then after another month, that is our interview schedule na sa US Embassy. And then after 1 month noon, October 2023, that is our flight na to the US. So, all in all, nag-start kami ng 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 years inabot yung buong processing namin bago kami nakarating ng US. Ayan, so napakatagal. Medyo nawawalan na nga kami ng pag-asa, actually. Lalo na nung time ng COVID na walang kahit anong update na binibigay about sa visa processing ng EW category. Ayun. So, kung hindi nag-COVID, most probably 2020, nandito na kami sa US. Pero ayun nga, God has other plans for us. Kaya siguro hindi kami natuloy ng 2020. But anyway, we are here now. So okay na rin. So siguro may mga nagtataka sa inyo na registered nurse ako sa Philippines. Pero bakit hindi ako nag-take ng NCLEX? Mas mabilis yung processing ng EB3 para makapunta ako dito kaysa sa EW. So, of course, I have my personal reasons kung bakit hindi ako nag-NCLEX. Okay kasi yung life namin with my work then. Kaya parang nawala na rin sa isip namin ng husband ko to go back sa medical field. So, ayun, yung work ko before, we are able to provide for the family all the basic needs that we need. And then, alam mo yun, meron din kaming extra for our luho and all that. And then, wala lang, marami siyang benefits na beneficial para sa family namin. So, ayun, nagstay ako sa field na yun for more than 7 years. And for me, it was a successful field for us nga. Kaya parang, NCLEX was not in my mind at that time. Ayun nga, may dumating na time na this opportunity na employment in the US came to us, and our main goal naman is to be closer to my parents who are residing here sa California. So ayun, medyo pinag-isipan namin kung itutuloy ko yung employment dito kasi we have a comfortable life nga sa Pilipinas. Hindi kami mayaman, pero ayun nga, we have enough para sa mga pangangailangan namin at sa mga luho namin. Ayun. Pero my parents are getting old. Kaya parang we decided to move here na lang din to be closer to my parents. Tapos, ayun, kanya-kanya naman tayo ng needs and wants at mga pangangailangan and priorities sa buhay. Ayan. So if you feel like you need to, it's better for you to take the NCLEX muna
para makapunta kayo sa US para mas papabilis, that's okay. Pero I'm just sharing with you that there are other ways for you to get to the US, not just through NCLEX or not just through EB3. So ayun nga, meron tayong other subcategory which is EW na makakatulong din sa inyo to get to the US. And mind you ah, may green card kami. So, alam mo yun, employment siya and immigrant visa, working immigrant visa siya. Anyway, so ayun na nga yung immigration timeline ko from start up until makarating kami ng US. So I hope you guys enjoy this video. If you have other questions or meron akong na-miss na step, comment down below. Try kong balikan ulit yung mga emails ko kung makikita ko man yun. Comment down below kung meron pa kayong other questions with regards our immigration or kung gusto nyo rin na pagkwentuhan din natin yung about sa EW category. Kasi again, papansin ko na not a lot of people know about it. So, comment lang kayo, kwentuhan tayo, and I'll see you on my next vlog. Bye!